finally, narating din natin ang Villa Rivara at mapapasok na natin siya sa pagkakataon nito. Sa bungad pa nga lang habang pinapakiramdaman ko siya at pinagmamasdan, ako ay kinikilabutan na. Malibo pa. Wow. Puno na ng graffiti. Ibang exploration na to. Ibang napifeel ko. Grabe, andito pala ako sa bungad pero sobrang kilabot na. Is that Jesus? Itong lutuan nila. Ang dami, parang kwarto. Ugun. Ang Villa Rivara ay itinayo noong 1932 at ito ay naging tahanan ng diktador na si Antipa Village noong kasagsagan ng World War II kasama ang kanyang pamilya. Base na rin sa ating mga research, ang diktador daw umano ay gumawa ng independent state dito sa Croatia. At may mga pictures nga na makikita ka sa internet na nakita sila rito ni Adolf Hitler noong June 1941. Ah, ito. May hagdan. Wala naman sanang ahas, ano? Ah, ito na yung tunnel, Pat. Ito na yung tunnel. Ako rin, tumayo-balahibo. Ito'y labas. Papasukin natin ang tunnel. Sa puntungang ito ay tumayo ang mga balahibo namin na pakiwari pa namin ay may mga nakaabang sa amin papasok ng tunnel. Tumayo-balahibo ka. Kinakabahan ako pero kaya to. Ang haba pala ng tunnel na to. Sige, diretso tayo hanggang saan ang tunnel na to. Kala ko shadow. Ang daming gravity. Crossing siya. Parang cross ba? Ay, letter T. Meron dito. Meron din dito. Hindi naman siguro tayo maliligaw.
fire. Dito tayo sa kanan. Itong Villa Ribar ay makasaysayan dito sa Europa dahil nga sa ginawang pag-atake ng Riemann ni Favilić sa kaharian ng Yugoslavia noon. At dito nga ay napaslang nila ang Yugoslavian king na si Alexander. At dahil dito, sinintinsyahan si Favilić ng kamatayan. Subalit, nakatakas siya umano at nanatili sa Italia. For a short while, he was hiding inside the Vatican daw. Para sa mga ano, kwarto. Don't mess with me. Sige, diretso tayo. Ito, labas na. Lagusan na to. Okay. Hanggang dito lang siguro siya. Parang didin na nga. Gubat na ang labas niya eh. Okay. Didin na nga to. Ito, sa baba niya. May kailawan sa baba. Bungad ng tunnel. Balik tayo doon sa kabila. Ang hiningal natin ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lamig at siguro malayo-layo din ang ating napadyak. Mula sa aming bahay ay nasa mga 15 kilometers papunta dito. Wow, grabe. First time kong pumasok sa ganitong place sa gabi. Kaya ang matutuklasan pa namin dito sa Villa Ribar na to. Okay, dyan kami galing kanina. Dito tayo, subukan natin dito. Ano kaya itong parang kanal na to? Siguro sa tubig. May maliit dito na papasok. Dito muna tayo.
Wow. Skeleton. Wah, may higaan na. Baka may natutulog dito. Ayan, labas na. Labas na yan. Sa puntungang ito ay may naramdaman akong kakaiba. Sa pakiwari ko ba ay may nagmamasid sa paligid at nag-aabang lang ng tiempo. Kaya di na ako dumiretso sa dulo ng tunnel at para na rin sa ating seguridad. Free hugs. Palabas na. Palabas na siya. Exit din to. Dito may taas. Nasa gilid yata tayo. Ambon yata. Ambon. Aparte pa ito. Tunnel pa rin. Ah, nasa loob pa tayo. Parti pa pala ito. May tunnel na naman dito. Subukan na natin. Ah, okay. Matay na. Malaki nga pala to. Napuno lang ng kahoy sa tagal na panahon. Ano ba kaya dito? Ano kaya tayo makakakat dyan? Grabe yung kahoy. Nakakatakot yung mga kahoy. Nakakadagdag sa takot. Ano ba to? Ah, okay. Flooring pala ito. Tapos, umangat lang dahil sa mga ugat ng kahoy. Walang daanan dyan. Baba tayo. Naging parang gubat na siya. Pero andito pa tayo sa loob. Ang laki nga.
Kala ko nino. Grabe. Ang dilim sa dulo. Ganito ganito siya pagka walang ilaw. Yan. Subukan nga natin ganito. Turn back. Kala ko ano yung puti oh. Hello? Nag-iiko nga. Tatlong lagusan niya dito sa kanan at dito kami nanggaling. Try natin sa taas. Gusto ko makakaakyat sa taas eh. Teka. Palabas na to. Yun, sa hagdan. Dito tayo. Dito tayo sa hagdan. Sana wala mga ahas dito. Ay, ito nga yung rooftop niya. Ay, yung sa kabilang yata. Actually, hindi ito rooftop. Nung araw, bago nasunog ito nung 1980 yata, ay ang taas nito is light materials, kaya yun ang naubos. Ito ang natira. Kasi concrete. Malawak siya, malapad siya. Yun, city view. Ano pa kaya dito sa taas niya? Para nakagubatan. Pero andito tayo sa taas ng tinatawag nilang villa. Nasa unang palapag lang tayo ng building, subalit akalain mong parte na ng gubat ang buong villa. Sa dami ng punong kahoy at ito ay nakatagdag lalo sa kilabot ng lugar. At marami din ang sinabing namatay dito noong World War II. Ano kaya to? Talaga ang tarik.
Ay ko. Marami pa. Hindi ko maintindihan ang building. Ano? Parang hindi maintindihan. Iwan ko lang din siguro sa tagal na din ng panahon. Kaya naging ganito. Napuno na ng mga kahoy. Pero andito pa tayo sa taas ng kumbaga sa rooftop ng Villa Ribar. Kaso ang daming punong kahoy. Anong lalaki. Last. Ay ko. Teka. Ay ko. Oops. Hirap. Ito. Maraming tarik. Laking puno. Ang daming malalaking puno. Dito sa taas niya. Ito. Ano to? Parang daanan. Ano kaya to? Tumatayo na ng balaybo ko. Puro sagdala, no? Focus. Isa lang naman siya eh. May concrete pa. Ano kaya to? Ano kaya ito? Ang gulat ako dun ha. Ano kaya ito? Yan o. Gutay-gutay na. Akala ko ay isang football field. Ngunit ito pala ay isang tennis court. Napakadilim ng paligid dahil puno na ng punong kahoy at sobrang nakakabigay ang katahimikan ng lugar. Ay, ito. Parang gate. Nandito na lang tayo. Puno.
daming daan. Pero dito tayo. Sa puntong ito ay nagpatay sindi ang ating flashlight at ito ay tatlong beses na naulit. Papatipata yung ilaw ko. Oops, oops. Go off ang ilaw ko. Pinutol na puno. Hindi na parte ng bilari bar ito. Lumabas na siguro tayo. Wala. Ano to? Ano kaya to? Mag-focus ang camera ko. Ano kaya ano? Parang siguro sa tubig. Ano ba? Sa puntong ang ito ay bumaba na tayo ang gawa ng umaambo na at para maikot pa natin ang natirang bahagi ng villa bago pa man tuloy ang umulan. Slide. Saan ba tayo galing kanina? Dito. Dito tayo. Pari ko! Tangina! Ay! Ay! Sige na ikot doon. Okay. Ayan ang taas niya. Tara, sakit tayo. Ano kaya yan? May tubo? Ayan yung tunnel. Subukan natin sa bintana. Grabe, nakakatakot sa taas. Yung mga puno, nakakadagdag. Takot. Parang hindi naman siya baliti. Pero may mga nakalambitin sa kahoy. Sa puntong ito ay nilisan na natin ang Villa Ribar na marami pa rin ang mga tanong sa aking isipan. Kung saan ang mga sikretong tunnel, kung may mga kwarto pa bang di tayo natutuklasan sa villang ito. Na may madilim na kahapon at kumitil ng maraming buhay noon.